What's up mga kapaparodrive ko? Gandang araw. Magandang buhay. Kumusta po ang ating pagmamaneho sa kalsada? Kumusta po ang ating buhay-buhay? Lalo na po ang ating pagiging buhay driver. Ay kumusta naman po ang iyong performance sa kalsada? Wala bang nagagalit sa'yo? Wala bang minumura ka kapag nakatalikod ka na? Dahil sa mali ang estilo ng pagmamaneho mo, kinat mo sila or bigla ka nalang pumasok nang hindi ka sumisenyas at munti ka na nilang mabangga. Sana po baguhin po natin ang ating estilo kung tayo po ay ganyan. May panibagong topic po tayong pag-uusapan ngayon na naman na papakinabangan po ng bawat isang mga motorista o mga driver. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano ba ang tinatawag na arrogance? Bakit ka nakakasuhan ng arrogance? Ano ang dahilan kung bakit ikaw ay nagkakaroon ng violation na arrogance? Pag-usapan po natin iyan. Pero kung hindi pa po kita, kaibigan, hindi pa po kita subscriber sa Madaling Salita, ay wala ka pong ibang gagawin, paki-subscribe po ang channel ko, nandyan sa ibaba ang icon, and paki-press po yung notification bell, at nang ma-notify ka po sa lahat ng mga video ang gagawin ko pa, and then paki-like po and then share it to others upang nang sa ganun ay palagi ka pong makakapanood ng aking mga Paparo Drive City Driving and Road Tips. Puntahan po natin ang sinasabi kong about arrogance na violation. Nang minsan po ako ay nahuli dito sa EDSA pero hindi po ako natikitan. So ang tanong bakit? Kaya, alam nyo ba kung anong violation ko? Bus entry. Naka-bus entry po ako kasi ako po may pupuntahang isang lugar somewhere in Dasmariñas, Makati. Magtatanong po talaga ako ng enforcer, naghahanap ako. So, nasa gilid ako, dumadaan. Hindi ko alam yung po ay bus lane pa pala. Akala ko ang bus lane sa modified ay yung pong nasa may gitna na. Pero hindi pala. Pag dito po ko sa may Magallanes, ay slain po yung sa may pinakagilid. So to make the long story short, nahuli po ako. At tingnan po ninyo kung ano po ang nangyari at ano po ang ginawa ko. Bakit hindi po ako natikitan? Minsan ako ay napagawi sa EDSA kasi nga po magdi-deliver ako sa Dasmariñas, Makati. Dahil wala ibang dadaanan ka talaga kundi doon lang din talaga. So nahuli po ako ng isang MMD enforcer. Shout out nga po pala sa iyo, Sir MMD enforcer, no? Napakabait mo po dahil hindi mo po ako tinikitan. Pero ano ba ang dahilan? Bakit niya ako hindi tinikitan? Na sana nga po ititikitan niya na ako, kinuha niya ang lisensya ko, and siyempre binigay ko rin naman, no? At least hindi naman siya uminit ang ulo. Or isa 'yon sa mga dapat mong gawin kapag ikaw ay nahuli, bigay mo ang lisensya mo and kung kaya mong kausapin, ay kausapin mo. Pero ano bang ginawa ko? Bakit hindi po ako natikitan? So manood ka po hanggang sa katapusan at nang iyong malaman kung ano po ang aking ginawa, no? Sabi po ng MMD enforcer sa akin, bus lane ka. So, nakiusap ako, nagmakaawa ako sa kanya at sinabi ko po sa kanya kung bakit ako ay napadaan doon. Bakit niya ako sana ay titikitan dahil po ang bungakala niya ay binibidyohan ko siya kasi po nakavideo po yung aking cellphone that time para po kuhanan ang mga sasakyan sa EDSA. Alam niyo naman dahil yan ang aking content, 'di ba? So nakikita niyo naman yan palagi na palaging sa aking background ay puro mga sasakyan. So nang kung akala niya siya ay kung nakuhanan. Ngayon, sabi niya sa akin, "Bakit ka naka-video? Kinukunan mo ba ako?" Niya, "Sir, hindi po kita kinukunan. Vlogger po kasi ako. Kaya po ako ay nagbi-video po ng kalsada kasi ang content ko po is all about driving." So, yung kanya pong matigas na panalita nung una, mapapanood nyo yun mamaya, ay biglang lumambot. Ay, vlogger ka ba? License ko. At tinuruan niya po ako ng tamang gagawin ko para makarating po ako doon sa aking pupuntahan. No? So, yung aming pag-uusap na dalawa na kung bakit ako ay hindi natikitan at hindi rin po ako nakasuhan ng arrogance. Ayan, huli na tayo. Alam eh. Kasi kami sa
Las Marinas Village, eh, wala kaming daanan, umikot na kami dun eh. Wala naman kaming dadaanan sir eh. Eh, dito kami tinuro, dito daw ang daan. Saan ba sir banda? Hindi ko rin kasi alam eh. Eh, hindi ko sir alam kasi ang ano ko sir, ay ano dito, gigilid dito. Saan nga plano ko, magtatanong talaga ako pag may nakita akong enforcer. Ano ba na yun, Unica? Bakit yun yan? Sir, sir. Binuit boss them sir, nagtanong po kami rito yung... Eh sabi naman nung ka dito, dito daw sir eh. Kasi ano ba talagas ka? Ayun sir, hindi ko lang sir alam. Paano ko yun sir? Napanood nyo na, ano ba yung naging pag-uusap namin, gaano ba ako naging kamalumanay sa kanyang magsalita, gaano ba ako naging magalang sa kanya, gaano ko ba inrespeto ang kanyang pagiging MMDA officers. No, hindi niya na po ako tinikitan. At once na kayo ay nahuli, once na kayo ay pinara ng isang officers, MMDA man yan or any enforcers, dahil hindi naman kayo paparahin kung wala kayong violation. So makipag-usap po kayo ng maayos. Unang-una, ibigay nyo na kaagad ang lisensya nyo. Kapag hiningi niya, bigay nyo na kaagad. Or else kung hindi niya man hinihingi, ibigay mo na po kaagad at sabihin mo, sir, may violation po ako, baka po naman pwede nyo pa po akong pagbigyan muli. So mababait naman po yung mga yan eh. Ibigyan ka naman nila, depende po yan sa paikipag-usap mo. Tatandaan mo po, huwag po yung masyado kang matigas. Ikaw na nga yung mali, ikaw na nga yung may violation, matigas ka pa. Minsan, yun nga, parang naghahamong ka pa. Eh talagang makakasuhan ka ng arrogance. And take note guys, ang violation ng arrogance or 3 star ay, yan po ay nasa 2,000 ang violation na yan. So, bus ka, nang yan ang kaso mo, arrogance, iba po ang tingin sa iyo doon sa pagtutubusan mo. Ibig sabihin, yun nga po, matigas ang ulo mo. Hindi ka marunong sumunod o makipag-usap sa mga itinalaga na officers ng ating gobyerno. So, huwag po kayong makikipagmatigasan sa kanila hanggat maaari magmakaawa, makiusap na lamang po kayo. Dahil wala kayong magagawa kapag tinikitan nila kayo. Dahil talaga may violation naman kayo. Kung pwede, kung sakasakali man, sabihin nyo sir, baka pwedeng pakibabaan na lang po. Para at least hindi naman ganun kataas ang aking maging violation. Pwede po yun. Depende po sa pag-uusap po ninyo. No? Yung mga matigas po nating pananalita, once po tayo ay nahuli na, kung matigas tayong magsalita, ay mag-aral po tayo ng mga intonation pattern, yung mga mabababang boses, mga mabababang paikipag-usap. Hindi po yung lagi tayong mataas kasi mamimisinterpret ka po ng mga makakahuli sa'yo. Akala nila ikaw ay galit. Akala nila ikaw ay sumisigaw. Akala nila ikaw ay nakikipagmatigasan sa kanila. Pero, hindi naman pala. So, baguhin, aralan po natin para makaiwas po tayo dyan sa tinatawag po na arrogance na violation. Ulit, may mga katanungan pa. Meron pa po kayong nais mga malaman about safety driving and road tips. Ay narito po muli ang aking channel, ang Papa Road Drive Vlogs. At handa po kayong sagutin. Ang inyong gagawin ay just leave your comment down below. At yan po ay aking pag-aaralan upang nasa gayon ay inyong malaman ang kasagutan. Kaya paano po? Ito po inyong Papa Road Drive Vlogs ay patuloy pong nagpapasalamat po sa inyong pagtitiwala. Ta, kaibigan, please subscribe my channel and press the notification bell and paki-like and share to others upang nang sa gayon po ay pakinabangan din po ng mga hindi pa po alam kung ano po ang ibig sabihin ng
violation na arrogance. Aking paalala sa mga lahat ng mga motorista at driver na kagaya ko, huwag po tayo palaging nagmamadali dahil baka imbis na ikaw ay mapadali, sa aksidente ikaw ay mapagawi. Ating buhay ay ingatan palagi. Isipin mo ang ating pamilyang naghihintay sa ating pag-uwi. Paano? Ingat-ingat. God bless. Bye-bye. This is your Papa Ru Drive Vlogs. At patuloy po sa inyong nagpapasalamat. Hasta la vista, bebe. Mwah.